Narito po ang Mcgi Cares, The Legacy Continues Update. Magkasama sa hirap at ginhawa ang mag-asawang Jeronimo at Teresita Colyado sa San Mariano, Isabela. Pareho mang may iniinda na sa katawan, ang kanilang pagmamahal sa isa't isa ay nananatiling matatag sa kabila ng sapinsaping problema. Dahil udyok ng pagmamahal sa kabiyak, humiling ng magagamit sanang wheelchair si Tatay Jeronimo upang mailabas-labas niya ang asawang hirap ng makatayo. Ito naman ang dagling tinugo ng Mcgi na iahatid sa atin ni Brother Kyle Balad live mula sa Isabela. Brother Kyle, magandang hapon. Magandang hapon sa iyo, Brother Mon. May sariling pamilya na ang anak ng mag-asawang Colyado ng Dibulwan, San Mariano, Isabela. Sa kabila ng kalayo ng mga ito, siyang lapit naman ng pagkalinga ng Panginoon sa kanila sa pamamagitan ng kanilang mga kapitbahay at mga kakilala. Narito po ang kwento ng mag-asawa. Bakas sa itsura ng mag-asawang Jeronimo at Teresita Colyado mula sa Dibulwan, San Mariano sa Isabela at pagiging lipos na ng maraming taon. Napanganak ako 1950. Hindi na ako makatrabaho. Mayroon akong sakit. Saka yung sakit ng matanda. Asthma. Inubo ko. Ngunit, hindi ang karamdaman ang palaging isipin ng mapagmahal na Ginoo. Dahil ang kanyang laging inaalala sa araw-araw ay ang kalagayan ng kanyang may bahay. Maawa ko sa kanya. Ganyan na yung kwan. Kalagayan niya. Kaya nga hindi ako makakaalis kung minsan yung hindi makalakad po. Tumitigas yung mga kwan niya. Ito. Tanging pagtatanim ng mga gulay ang isa sa pinagkukunan ng mag-asawa ng makakain. Sa kabila ng kanilang nakalulungkot na kalagayan, inaalala naman sila ng kanilang mga kapitbahay at kakilala. May ang tumutulong sa amin, yung mga pamangkin ko, ganun. Palagi nila ako kinikita. Saka kung minsan, si kapitan, saka si kapitana, palagi nila ako tinutulungan. Eh, wala silang trabaho. Kumbaga, parang senior citizen na silang dalawa, yung asawa niya. Hindi makakilos na. Minsan, nagpupunta sa amin yung kapitbahay nila at sinasabi nila sa bahay. Ano, kapitana, kakaasin ni Kwa, sabi nila. Naawan ti pagkain daw, sige, dalhin niyo ito, sabi ko, sa mga pumupunta sa bahay na mga tao. Dahil sa kawalan ng pambili ng magagamit ng asawa, nais sana ni Tatay Jeronimo na magkaroon ng sariling magagamit na wheelchair upang mailabas-labas niya ito. May sakit ako, may sakit siya, di paano kami makalakad. Kaya nga, kung pwede sana yung kwan, kung may tutulak nga, o ganun. Kasakyan niya. Gusto ko nga magkaroon ng wheelchair. Baon ang bilin ng Panginoon na nakasulat sa Biblia sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa. Ito'y kasalanan sa kanya. Santiago 4:17. Agad na pinuntahan ng mga kapatid mula sa Members Church of God International o MCGI ang dako ng mag-asawang Colyado upang ipagkaloob ang kanilang munting hiling. Hindi pa man sumisikat ang araw, tumulak na ang mga kagapay sa pagkakawang gawa upang bisitahin ang mag-asawa. Bit-bit ang sorpresang bagong wheelchair para kay Nanay Teresita. Bumiyahe, namangka at naglakad ng ilang kilometro ang mga kapatid upang marating ang kanilang lugar. At dahil Mcgi Cares, may bonus pang libreng grocery items mula naman sa Mcgi Free Store ang grupo para sa kanila. Salamat sa Diyos. Ngayon, andito na nakaupo na si Mrs.
Masayang masaya sa kami at kasama yung Rosary. Siya ang totoo na Diyos. Bagamat hirap sa pagsasalita si Nanay Teresita, namutawi sa kanyang bibig ang pasasalamat sa Diyos dahil sa tinamong biyaya. Salamat sa Diyos sa patuloy na pagkasangkapan sa grupo upang maipadama ang kanyang dakilang kabutihan at kahabagan sa mga tao, gaya ng nasusulat. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mateo 5:16. Salamat sa Diyos at ngayon biglang dumating yung hiling namin, masayang saya kami. Sa bawat pag-apak sa mabatong daanan, sa bawat pagtawid sa malalim na ilog, at pag-akyat sa kabundukan upang makapag-abot ng kamay sa mga kapwa nating nangangailangan. Mananatili na sa Diyos ang karangalan at kapurihan at tayo'y mga instrumento lamang upang makagawa ng mabuti at maipakilala ang mayamang awa at kahabagan ng Diyos. Kaya maraming salamat sa Diyos sa bawat pagkakataong makatulong sa iba. Yan po muna ang live update mula rito sa Kawayan City, Isabela. Ako po si Brother Kyle Noel Balat. Mcgi Cares, the legacy continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Balik po sa iyo, Brother Mon. Maraming salamat sa Diyos, Brother Kyle Noel Balat. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib ang isang mapagmahal na ginang sa Camarines Sur. Nang matugunan ng member Church of God International ang hiling nitong wheelchair para sa kanyang inang bulag at paralisado. Alamin natin ang detalye mula kay Brother Alan Manansala na nasa Kanaman, Camarines Sur. Brother Alan, magandang hapon. Brother Mon, magandang hapon. Tila panibagong pag-asa para sa isang ginang sa Calabanga, Camarines Sur, na matugunan ng MCGI ang hiling nito para sa kanyang inang bulag at paralisado. Narito po't panoorin natin ang kanyang kwento. Tila imposible na para kay Aling Arlene na matugunan pa ang kanyang hiling para sa ina nitong si Aling Erlinda. Si Aling Arlene ang ikalima sa walong anak ni Aling Erlinda Tomatorgo ng Barangay Bigaas, Calabanga, Camarines Sur. Hiling sana nitong mabigyan ng wheelchair ang kanyang inang 5 taon ng paralisado. Meron na pa akong lumapitan pero hanggang pangako lang po. Wheelchair na magpapagaan sana para kay Aling Erlinda sa kanyang pagkilos kahit paralisado na ang ilang bahagi ng katawan nito. At maging maalwan din umano para kay Aling Arlene ang pag-aalaga sa kanyang nanay. Nahihirapan kami kasi hindi siya nakakagalaw na mag-isa. Kinaano namin siya, inaalos para mabuhat. Pagpapakain, kailangan mayroon siyang gabay sa ano niya para di matumba. Aminado si Aling Arlene, wala siyang kakayahang maibigay ang pangangailangan ng kanyang ina, lalo't ang kita lamang ng kanyang asawa sa pamamasada ang kanyang inaasahan. At maliban sa kanyang nanay, may 7 rin itong anak na pinapakain at inaalagaan. Nahihirapan din po kami. Pag naano siya, minsan naiiyak na lang kami. Nagtatanungan na lang kaming mga anak ko, anong gagawin natin kay Lola? Anong gagawin natin sa kanya? Masakit ang ganito niya, masakit ang ganyan niya. Anong gagawin natin? Lahat na lang natin ilalagay sa katawan niya, mga herbal. Tapos iiyak naman siya, ganun. Parang kami ang nasasaktan. Yan ang ayaw namin sanang maranasan ng magulang namin. Kaya lang hindi maiwasan eh. Sa mga anak ko, na papasalamat ako sa kanila.
At hindi naman nila ako pinapabayaan. Lagi silang nasa tabi ko. Hindi nila ako iniiwan mag-isa. Pero ang tila kawalan ng pag-asa ni Aling Arlene ay muling nanumbalik nang mapanood nito sa social media ang ginagawang pagtulong ng Mcgi at UNTV sa mga kababayan nating mahihirap. Dito, muling nagbakasakali ang ginang at humiling para sa kanyang ina. Ang hinihingi ko po sana matulungan kami na magkaano sinanin ng wheelchair para hindi kami masyadong mahirapan sa araw-araw. Mcgi cares, granted agad ang hiling na wheelchair ni Aling Arlene. Magandang araw po Aling Arlene, narito na po ang ipinagkaloob po sa atin mula po sa Mcgi na wheelchair para po sa inyo pong nanay. Sana po makatulong po sa kanya. Dinagdagan na rin po namin ng grocery items para po sa pang-araw-araw ninyo pong pangangailangan. Sana po makatulong po sa inyo at sa inyo pong pamilya. Salamat po sa Diyos. Malaki ng pasasalamat ko sa Diyos na meron parang talagang totoong Diyos na tumutulong sa nahihirapan. Tapos sa mga kagaya nyo na gumawa ng paraan kung paano kami marating dito sa bahay na to. Marami pong salamat sa Diyos tapos sa buong staff ninyo. Ito po, maraming salamat una sa Diyos, pangalawa kayo. Dahil kayo na naging kayo ang naging kamay niya para makatulong sa amin ng ganito mahirap. Tunay na ang gawang mabuti sa kapwa, kailanman ay hindi magbubunga ng masama. At ang patuloy na pagdamay sa mga kababayan nating nangangailangan ay magliliwanag sa sanlibutan. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Mateo Kapitulo 5, Versikulo 16. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Brother Mon, salamat sa Diyos. At kung loloobin ng Panginoon na Brother Mon, ang Mcgi Camarineser Chapter ay tutungo ngayong Linggo sa Lupi Camarineser naman para muling magkaloob at matugunan ang isang hiling ng ating kababayan mula sa dakong iyon. Mula dito sa Kanaamang Camarineser, ako si Alan Manansala para sa Mcgi Cares, The Legacy Continues. Works of faith, hope, and love for the glory of God. Brother Mon, magandang hapon. Maraming salamat sa Diyos, Brother Alan Manansala. Sa awatulong ng Panginoon, kasama rin po sa bibigyang tugon ng Mcgi ang mga munting kahilingan ng ating mga kababayan na sina Mariana Malabanan, Domingo Turata at Wally Arevalo ng Halahala Rizal, Marites Monsano, Ading Danilia at Fredo Cabanig ng Panabo City, Alvin Aguilar, Romeo Pondevilla Jr. at Freddy Malaito ng Valenzuela City. Kabilang din sa mga bibigyan ng Mcgi ang mga kahilingan ng mga sumusunod. Romeo Hernandez, Jessa Palikpik at Gabriel Cabato ng Halahala Rizal, Gabriel Pagadahan, Jonathan Hagonoy at Jovita Cabanig ng Panabo City, Max Cruz ng Malabon City, Josa Bartolome ng Caloocan City at Joel Jeronimo ng Valenzuela City. Tuloy-tuloy ang ginagawang pagkakawang gawa ng members Church of God International sa iba't ibang panig ng daigdig. Ito ay bilang pagsunod sa aral ng Diyos sa Biblia na samantalahin ang bawat pagkakataon na gumawa ng mabuti sa lahat ng walang inaasahang anumang kapalit. Dahil Mcgi Cares, The Legacy Continues, Works of Faith, Hope and Love for the Glory of God. Salamat sa Diyos. Mm-hmm.